Okay, magandang buhay po ulit, mga kabasurero. Nagbabalik po tayo upang magbahagi na naman po ulit sa inyo ng mga kaganapan dito sa atin. Ngayon po, mag-ano po tayo ngayon? Mag-unboxing po tayo. Ayan po, kung makikita nyo, Temu. So, ito po yung bagong site na pinagkakaguluhan dito sa Amerika dahil napakamura po ng mga nabibili sa kanila. So, sinubukan po natin kung legit talaga to o another scam from sa mga Chinese company. So, ito, in-order po natin to last week. So, after a week po, dumating na po siya. Kaya, very impressive po na nakarating kagad. So, ayan po, yung balot niya. Talagang, sabihin mo, parang binalot lang po sa palengke, pero subukan po natin buksan at matignan po natin kung ano ang laman. Ito nga po pala, nagkakalaga po ito ng ano, magtingin ko po sa inyo mamayang konti yung ano, kung magkano ang mga presyo para makita nyo muna bago natin na husgahan kung ano ang okay. Po, kailangan lang natin. Ito po yung mga in-order ko po, no? Una po, itong ano, hot po siya. Halaga po nito is $3 something, so pati tax eh, parang $4 na siya. Saan po natin? Okay. So, ayan po siya. Kulay blue. Na ganda po yung tatak niya. Tapos pa doon sa gilid. Yung log naman po niya, yung tela po niya is i-rate ko po siya from 1 to 10 siguro, nasa ano po ito, nasa 7 or 8. Subukan po natin. Ayan, okay naman po eh. So for $4 eh okay na rin po siya. So tatlo po itong in-order ko na ano, na sundero. Tingnan po natin yung iba kung ano ang ito mga katakpo always 75, pero nakalagay New York City. Actually okay na po siya. Bukit natin. Oh, hindi sabi niya. So yan po siya. So, dalawa na po yung nabuksan natin. At ito yung pangatlo. Pare-pareho lang po siya ng design. So, pareho ko. Start ko po ito eh. Ganda po kasi ng pagkaka ano niya. Yan po. Ang ganda ng pagkakaborda niya. So, yun ang nagustuhan ko. So, kulay gray naman po ito. Subukan natin. Masama. Ano lang. So, ayan po. Yung tatlong sombrero. Tigpo $4 po yan. Tapos po, meron po tayong biniling salamin. Salamin po sa mata para yun po yung case niya. Carbon fiber po. So far, maayos po ah. Tingnan po natin. Okay. So, yan po siya. Sporty po siya dahil tinan nyo, meron ano sa gilid. Kulay red, black siya.
malinaw naman siya. So, ito po, ano po ang bili ko dito? Bali, $4 din po ito. So, okay nga po yung presyo niya kasi kung pagbibili ka po dito sa mga department store, eh, yung mga reading glasses, eh, usually nasa $5 pataas. So, wala pa po yung bili ko. Ito, meron pa po yung sabot. Sinulit natin. Ito, pareho din po siya. Nasa $4. Ito. Ay, ito pa pala. Another salamin po ito. Itong case po niya mukhang chippy-chippy. Hindi katulad ng isa na ganda yung case niya. So ito, pareho lang din po yung presyo niya. Wait. Tingnan natin. Kasi kung titingnan nyo, halos pareho lang siya. Tingnan natin. Pagkumparahin natin. So, yan po siya. Parehong may red sa gilid. So, ito po, pareho lang po ang presyo nito. So, ano po masasabi nyo? O, sure po ba yung ating $4 na pagkakabili? Okay. So, dito naman po naman tayo dito sa ating susunod. Ano po ito eh? Para po din sa ating GoPro. Ayan po, body cam ba tawag dito? So, ayan po siya. So, para po nag-video po tayo sa ano, yung GoPro po natin, hindi mo natin kakabit para hindi tayo nawawala sa ano, sa forma. Tapos po, ito ang pinakamahal po na okay. Ito po, nako po ng ano, ng Apple Watch. Hindi ko po inaasahan po na nandarating na siya. Dahil, ang sabi po ito kasi pre-order eh. Pero teka, sandali po ah. Sleep monitor, heart rate monitor. Kasi ang alam ko po, yung in-order ko po eh, ano eh. Meron siyang, glucose monitoring system. Hindi ko po alam. Teka, tingnan natin. So, ayan po yung picture niya. Okay. So, ayan po siya. Tapos, kula itim yung bracelet. So, ito yung kakabit po natin yung siguro. Kailangan daw po natin i-charge. So, ito po, i-ano natin. Isubukan po natin at tingnan natin kung ano magiging resulta. Pero, okay, pakikita ko po sa inyo kung anong magiging ano natin. Kasi ito, binili po natin ito ng $20. Eh. Pero ang alam ko po kasi, yung hindi in-order ko, yung merong glucose monitoring, kaya ako napa-order dahil. Anyway, tignan po natin kung anong magiging ano. So, ayan po, no? Tapos po, tapos na po tayo dyan sa ating Temu Hall.
nakakainggan niyo pong mag-shopping doon sa kanila dahil napakamumura, pero ito, at least dito sa ating dumating na mga product, eh okay naman po siya. Hindi po siya talagang kamangha-mangha sa kagandahan, pero for $4 at saka doon sa mga salamin, eh $4 eh, sabihin ko pong okay na siya. Watch at yan, napagaan na po natin. So okay naman po, pati yung linaw niya po, at yan po, gumagana yung glucose monitoring niya, which is yun ang ano natin kung bakit natin siya binili. So yan po, sinubukan po natin na at yan, lumabas po eh sa ating reading eh 6.7. So equivalent po yan ng mga nasa 140 plus. Hindi ko lang po alam kung accurate siya, pero yan, pati sa blood pressure po meron din po siya pang monitor, no? So 126/84 po tayo. So okay po ang watch na ito. Ito na naman po naman yung ating camera chest para sa GoPro, okay din po siya. Tapos po kahapon Friday, tapos Saturday, nag-garage sale din po tayo. So pakikita ko lang po sa inyo kung anong mga nabili natin, no? Mabilisan lang po. Unahin ko na po yung ito. Yan po yung ating Black Makita. Yan po siya. So drill po siya. Yan po kung makikita nyo, brushless po siya. May kasama po siya isang baterya. Pero wala po siyang charger. So meron po tayong charger ng Makita rito, kaya na-charge po natin. At mukhang maayos naman kasi charge natin kagabi. Ayan, full pa po yung battery niya. Susunod po natin ito, yung DeWalt na DCF 815. Ano po siya, cordless na impact na 12 volts po siya. Ayan po, kung makikita nyo, yung battery niya, 1.5 Ah. So, ito po, pang maganda ito siguro sa mga pang nag-i-screw. Gumagana naman po. Ayan. Sisitin natin si Makita rin. Para makita niyo gumagana. Ayan po siyang LED. Again, ayan. Medyo magas pa po. Nandiyan na po itong si DeWalt, pero ayan po. Tapos may kasama na po siyang charger, kaya okay na po yan. Tapos po sunod ito, yung ating battery po ng ng Milwaukee. Ito po eh, meron pa akong content charge. 5 Ah po ito, kaya kinuha ko. Tapos po, ito pa yung isa namang Milwaukee din. Itong Ah ba ito? 1.5 po. Ayan, kung makikita nyo. 1.5. So, tingnan natin kung may charge pa. Ayan, meron pa pong 2 bara. So, kompletuhin po natin yung yung ating mga kasama nito, mga nabili natin. Susunod po ito, ayan. Wow. Si Bilog. Harman Kardon po na Bluetooth speaker. So, ito po. Ayan po yung tsura niya. Para pong flying saucer. Sinubukan na po natin ito. Gumagana naman po siya. Hindi ko lang po alam kung gano'ng katagal yung itatagal pa ng battery nito. Pero tiningnan ko po sa eBay kung magkano yung replacement battery niya. Nasa $13 po siya. Tapos susunod po ito yung ating UE Boom naman na kulay blue. So yan po, Bluetooth speaker din po yan, no? So medyo madungis lang, kaya lilinisin muna natin konti para maging so yan po, dalawang Bluetooth speakers yan.
Tapos po ang susunod natin, ito yung ating namang mga Walt the Wall. Come here again. So yan po. Diwire po siya, pero ang condition niya po is, ayan, kung nakikita niyo, parang bago. Ayan. Mukhang hindi panagamit nga ito. Yun. May handle, cord, tapos may kasama pang ano. Hindi pa nagagamit. So, ito po, tapos saka yung mga, ipapakita ko to sa inyong mga tools na nabili po natin. Ang binayaran ko po dito is bali $150. Kasama po yung mga wrench, saka yung mga iba pang tools. Kaya mag-comment nyo lang po kung panalo po yung ating pagkakadali dito sa mga tools at sa mga Bluetooth speaker na nabili natin. Ito po, pakikita ko po sa inyo yung mga tools na iba pa. So ito po, isahan po natin, no, sa mga nabili po natin. Ayan po, Bose speaker po yan. Pero hindi po siya nakakabit. Bali, tatlong piraso po siya. Ano ko po, ah. Yung dalawa, dumidikit sa magnet eh. Ayan, oh. Mic po, kung makikita nyo, ayan, Bose siya. Tapos, may kasama po siyang grill. Ayan, hindi ko po alam kung saan talaga natin pwedeng gamitin to, pero yan, tatak po na yan, talaga pong nahanap, mga ano. Tapos po ito, may nabili po tayong maliit na pangbomba sa bike po. Sa Pilipinas tayo at magbabike tayo. Ito po, yan, meron tayong panglagay sa ulo. Pag mag-outing tayo at medyo madilim, magagamit po natin yan. Tapos po ito, merong... Kaya, yeah, tingnan natin. Ano laman ito? Ayan po, Bauer. Pang impact driver po yan. Ayan. So, may mga kulang na konti, pero okay pa rin po yan. Tapos po ito, may bala tayo ng barena. Na pang, ano po ito? Pang, pang simento. At, ito po. Mayroon isang malaking yabe na adjustable siya. Mukhang maganda po yan, kaya nakakuha natin. Tapos po ito, may isang set ng ano, malalaki po siya. Mga ratchet, at meron po tayong isang ano rito, saka pinan po natin. Ayun. Sabi niyo na po, ayan, nakaterbang ano po ito. Mga bala po ng barela. 18 carats gold, ayan o, dami. Ito ng sasis yata, nandiyan na. Tapos po, salatin tayo dito sa likod naman. Ayan po, meron tayong nabiling husky na toolbox. Pusan po natin para makita natin ang laman. Ito, binili ko po ito, $25. Mahulog. Ayun, kompleto po. Ang ganda, ang naikin yan. So, yan po ito. Ang makikita nyo. Ito po siya na yag eh. Tapos po, ayun, mayroong mga may wrench na dalawa. Mas bago pa po siya eh. May tsaka malalaki po. Ayan, kung makikita nyo eh. Ano size pa ito? 1-in-1 ha. Pero ito, mayroong mga ayan, 22.
sa S22. So metric ko saka standard po yan. Dapat po ito, kompleto po ito eh, pero wala nang laman niya sa ilalim. So siguro eh, ako kung ano nangyari din. But anyway, dubo po yan, yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Meron tayong Bose na speaker. Ayan po ah, meron naman po tayo. Lipat po tayo sa kabila ah. O ayan, meron na naman po oh. Pareho po siya, ganun din oh. Ayan, kung makikita nyo, Bose. Tapos eh, ayan, yung ano nyo, tapos may maliit pa po, dalawa, yun. Bago. Tapos po, ito, meron tayong mga, ayan, mga cassette tapes po na bago. Ito po, nabibili po po yan, masisabihin yung luma na. Kaya, ayan, nabili po natin yun ng $5. Tignan po natin kung magkano natin maibibenta. Tapos po, ito, mga short na pambata. Ayan. Diba, Levi's po siya. Ayan po. Another Levi's po na short na pambata. So, napapakinabangan po natin na papang Under Armour po. So ito po yung mga isang supot po ito na puro damit, mga gamit na po siya pero pang ukay-ukay natin. Ito po pala yung isa, yung isang grinder natin eh. Mas malaki po siya kumpara po sa isa. Kasi ito sa estate sale po natin nabili ito, tsaka maganda po siya kasi paddle switch. At mas malaki sa mataas ang RPM ito kumpara dito sa isa. Medyo mas maliit. So ito po, nabili natin yung ano, ng $40. Nagamit po siguro ito, baka isang beses lang. Kaya kung makikita nyo, maligis po siya. Nga po pala, ito, meron pa po tayong isang nabili na helmet po. Bike ng helmet. Kaya lang, ito bago pa kasi hindi pa natatanggal yung sticker niya. Kasi may harap. Kaya lang naibaksak po natin. Kaya unting gas-gas. Anyway, i-repairin na lang po natin yan. Para bumalik po yung pagkabago niya. Ayan na po siya eh. Ayan, kung makikita niyo. Kapal po ang mga paddle niya. So, pero ang ano po nito, extra large. So, hindi po natin alam kung magagamit natin ito dyan sa Pilipinas. Pero, makasakali mo kapag motor po tayo. So, ano po ang ating video sa araw nito. Sa muli po, nagpapaalam si Pinoy Basurero.